sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang mga trending na nangyayari sa ating lipunan. At tulad nga ng sinabi ko, for how many times na si Banat Bay ay colorblind? Hindi ho tumitingin sa kulay ng mga politiko. Pula, dilawan, pinklawan, ma-blue, kaya green, o kung anong paman. Basta tayo, pag ang isang politiko, kahit ano pa kulay niya, kahit itong palahi niyan, pag tama ang ginawa niya, palakpakan natin. Pag mali, babanatan natin yan. Wala tayong sinisino dito, ha? Pero higit sa lahat, isa pa ho ang importante sa channel na ito. Ano? Bawal ho dito yung mga Marites tulad ni Arnold Clavio. Bawal ho dito yung mga Marites tulad ni Thinking Pugo. At lalong-lalo na, bawal ho talaga dito yung mga chismosa-chismosa na nag-iimbento ng Talano Gold na si Sangay. Dito sa ating channel, dun lang tayo sa totoo, sa ebidensya. Ha? Pag walang ebidensya, wala! Isang malaking kata... Pag walang ebidensya, sabi nga eh, di ba? Ebidensya, importante yan. Hindi pwedeng puro chismis, puro fake news. Okay, ganyan ho ang ating channel. At ngayong araw na ito, pag-usapan natin, ha? Ito nga... kaka-resign lang. Ngayon lang, mainit pa. Mainit na mainit. Kari-resign lang po nung isang araw na binanata natin. Yung official na may pagkapasaway. Yung hindi sumusunod. Ewan ko at meron atang sabi nila meron daw kasunduang naganap kaya nag-resign bigla. Kaya biglang nagmamadali na mag-project. Alam ko na, 'di ba? Labi ko sinasabi sa inyo eh. Pag ang isang tao nagmamadali sa mga project. O ano man yung project na tulad ng import, nako po. Delicate yan. Tulad ng bago-baguhin yung IT, just LTO, nako po. Mga delikadong mga ganyang usapin yan. Sabi ko sa inyo eh, ngayon ang panahon na kung saan, hindi ho ito chismis ha, hindi ho ito Marites. Ito ho yung panahon na kung saan, yung mga nasa baba, ito ang tuwa. Anong tuwan-tuwa ba, Banat Bay? Oo, kung yung mga katulad natin naiyak nung panahon na si Pangulong Duterte ay nawala na sa pagiging Pangulo, yung mga nasa baba, nasa gobyerno, natuwa. Wala na rin sa wakas, napipigil sa amin. Wala na rin sa wakas ang papangalan sa amin. Sa wakas, wala nang matapang na sasambitin ng aming pangalan pag kami na-involve sa di magandang gawain sa gobyerno. Ngayon, tuwan-tuwa na sila. Ngayon, sabi nila, alika na, balik na tayo sa gobyerno. Simulan na ang walang katapusang bidding. Oh, di ba? Tapos tinanggal pa ang PACC, napaka-obvious. Oh. Akala nila, ito lang ang akala nila, makakalusot sila sa social media. Ang social media na andi dito yan para magbantay. Lalong-lalo na si Banat Bay. Subukan mong gumawa ng kalokohan. Ay, araw-arawin kita. Maniwala ka sa akin. Wala akong pakialam sa iyo dahil wala naman akong boss. Wala akong sinusunod. Wala tayong nagdidikta sa atin. Wala akong kailangang i-please. Kaya babanatan ko talaga yan. Katulad na nangyari dyan dito sa sugar. Tandaan ninyo, ayoko ng import ng sugar. Bakit? Diabetic po ako. totoo yan. Hindi, biro lang ako ha. Ayoko talaga yan, di ba? Matagal ko na nga sinasabi sa inyo. Pag sinimula na naman yung lintik na import niya, nang simula yan sa bigas eh. Susunod, asukal.
May susunod pa dyan, arena. Ganyan yan. Uy, importante arena kasi sa lahat ng tinapay. Kung saan-saan, pati sa noodles, ginagamit din yan. Oh. Sabi ko sa inyo kung pinayagan ni PBBM yung sa asukal, sigurado ako matik yan. Susunod dyan, arena. Susunod dyan, pati asin siguro. Kahit napakalaki ng dagat, uubos pati asin, di ba? Oh. I-import lahat. Sisimula na si... Eh, pati siguro mga Russian, i-import na nila. Ay, patay tayo dyan. Di ba? Oh, sabi nga ni Neil of the Cross, ang tagal nilang na-hibernate. Ngayon, gising na naman ang mga walang niya. Ang mga buhaya sa gobyerno, gising na naman. Oh, pero buti na lang din. Ito lang masasabi ko, ha. Buti na lang din. Ako kasi naniniwala ako sa inyo. Paulit-ulit ko naman sinasabi to. Ako hindi ko kinampanya si PBBM. Hindi ko kinampanya yan. Binanatan ko yan. Pero ako naniniwala naman ako. Ngayon, nakikita ko naman eh. Nakikita ko naman na maganda ang puso ni PBBM. Gusto niya talaga maayos. Siguro, medyo may party lang na medyo mahina talaga siya. Ha? Kaya nga, ako, naniniwala din ako na yan ang isa sa mga dahilan kung bakit yung ibang mga opisyal medyo siguro naiisip nila, naku, hindi tayo mapipigilan ito ni ano. Ang problema, ayan na nga, unti-unti nang lumalabas. Di ba? Lumalabas so, sa social media. O, halimbawa nga, itong sa SRA. Tapos ito pang sa LTO. So lalabas at lalabas yan. Ha? Magbabantay ho kami dyan. At kita nyo ang kinahantungan nitong chip ng SRA. Ayan, nag-resign si ano, pirma ka pa kasi. At ito lang ang matindi dito. Ito matindi, ha? Meron na namang mga vlogger ngayon, ha? Na ino-operate na naman si Attorney Big. Ay nako, sinasabi ko sa inyo eh. Tayo dito sa channel natin, tayo ay yung facts, okay? Ebidensya. Pag walang ebidensya, chismis lang 'yan. Okay? So wag ko kayong maniniwala kung sa sino-sino bang mga bugok, mga bayarang vlogger na sinisiraan si Attorney Vic. Hindi ako binanatan ko 'yan si Attorney Vic eh. 'Di ba ilang beses kong binanatan 'yan during the campaign? Pero in fairness naman doon sa tao, wala naman siyang ginagawa, puro chismis lang lagi. Hindi nyo napapansin, every time na may problema sa appointment, okay, laging sasabihin si Attorney Big, sandali ho, andali, makinig ho kayo sa akin na maigin. So sinasabi ninyo ang nag-a-appoint si Attorney Big. Tama, mali. Kayo mga vlogger na sinisisi nyo si Attorney Big, so ang nag-a-appoint si Attorney Vic. Tama, mali. Kasi sinisisi niyo 'yung mama eh. Ganun ba kahina ang presidente ninyo para malusutan ni Attorney Vic? Sige nga ho. Akala ko ba mga lintik kayo mga loyalista? Sa sinasabi ninyong si Attorney Vic ang may kasalanan, napapalusod ni Attorney Vic. Ganun kahina si PBBM? Sino ba pumipirma? Don't tell me si Attorney Vic. Sabihin, pag si Attorney Vic ang pumipirma, ang hina talaga ng presidente ninyo. Kayo ang naninira sa presidente ninyo eh. Yan ang totoo. Kayo ang mga ulupong na mga vlogger na feeling ninyo, porket katiks ninyo, yung ilang kamag-anak ni PBB, may feeling ninyo kayo na magaling. So sinasabi ninyo ngayon na si Attorney Vic, siya ang namumuno sa bansa natin? Alam niyo sinasabi niyo ganyan? Ibig sabihin niya napakahina ng presidente natin. Ako hindi ako naniniwala doon eh na si Attorney Vic. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi nangyari na 'yan kay Senator Bongo. Naalala ko 'yan noon. Kasi simula pa lang pinagbibintangan na lagi pag may sumabit na ano, pinagbibintangan lagi si Senator Bongong. Si Senator Bongong. Alam nyo kung bakit po. Ito lagi nyong tatandaan. Yung mga nasa gobyerno na yan, ito yung panahon na naglalagay ng mga USEC, ASEC, mga nag-a-appoint. Nilalagay nila ngayon yan, di ba?
Tandaan ninyo, kumpetensya yan. Meron, meron at merong mga natatanggihan. Sigurado ko. At dahil sa natatanggihan na yon, they cannot blame PBBM. Why? They cannot. Because of the 31 million. And they know they will lose if they blame PBBM. Bakit? Dahil sa mandate ng taong bayan. So sino na ngayon ang sisiraan nila? Yung right man hand niya, di ba? Na si Attorney Vic. Kaya ho sinisiraan. Kasi natanggihan ng posisyon. Maniwala ho kayo sa akin, ginawa na nila yan kay Senator Bongo. Inuulit lang nila ngayon. Kaya kita mo yung mga putak ng putak na yan, yung mga vlogging ng putak na yan, maniwala ho kayo sa akin, nang hingi ng pwesto yan, huwag na kayo magsinungaling, napakasinungaling yung mga animal kayo. Humingi kayo ng pwesto, hindi kayo nabigyan. Tapos sasabihin ninyo, meron naman akong ganito, ba't di ko kailangan yun? Ulul! Huwag ako! Ginagago nyo yung taong bayan eh. Hindi kayo nabigyan ng pwesto, kaya galit na galit kayo kay Attorney Vic. Ako may alam ako eh. Hindi ko na lang iaano dito kasi magbumukang chismis dahil walang ebidensya. Oh, pero sa totoo lang, may pattern eh. Tandaan ninyo ha, pag may pattern na ganap noon, nagaganap na naman ngayon. Oh. Pag hindi nakakakuha ng pwesto, sinisiraan yung mga sekretary. Gago kasi mag-aral ka. Napaka-animal mo, hindi ka nag-aaral, tapos sasabihin mo, mag-graduate ka muna, tsaka ka magpapwesto. Magagalit ka, requirement yun eh. Di ba? Napaka-animal itong mga ito eh. Pasensya na, nagagalit ako ha. Hindi kasi ako, sabi ko nga, banatan? Sige, banatan natin yung mga opisyal. Sarap durugin eh. O sige. Pero kung wala namang ebidensya, huwag kang maging walang niya. Tao din yan eh. Tao din yan, may pamilya din yan. May anak din yan. Diba? Kung bababuyin mo lang dahil hindi ka lang nagkaroon ng pwesto, dahil mahiyaya ka. Diba? Mahiyaya ka naman sa balat mo. Kawawa naman yung mama. Sabi ko sa inyo ha, ito ngayon ginagawa nila ha, ginagawa nila ngayon, ikinokonekta na naman kay attorney, ESB. Sorry ha, kung na-attorney ako kasi nasanay ako eh. Kay ESB. Dinidikit na naman nila. Sinasabi na naman nilang, so, kasi sa, alam nyo, ito ha, sabi ko nga sa inyo, makinig kayo ha, mabuti ha, yung mga ganyang vlogger na quote-unquote supporter ni PBBM pero sinisiraan si Attorney Vic, maniwala kayo sa akin, hindi yung PBBM na loyalist na vlogger. Maniwala kayo. Alam mo kung bakit? In the long run, si Attorney Vic ang pinakamalapit kay PBBM. Nakita natin yan ever since mula noon. Diba? So, ibig nyo bang sabihin, ganyang kahina yung presidente ninyo na yung isang... Huwag na nating pagandahin yung pangalang ES. Yung pinakaalalay ng ating presidente, eh nalulusutan siya? So, ganun kahina ang presidente natin? Anak kayo ng wete. Pagpalit na lang, vice president na lang siya. Yung vice president na lang gawing presidente. Kaya nga ako, naniniwala ako na self-interest lang ang umiiral dito sa mga vlogger na naninira kay ES. Sigurado ako, self-interest yan. Sigurado ako, meron silang gustong ilagay na ibang ES na kung saan ang magdidesisyon. Kasi may mga, it's either, ito kasi nangyayari. Feeling ko ito nangyayari. Ha? Meron mga hindi na pagbigyan. Okay, may mga hindi na pagbigyan ng appointment. Tapos, merong isang, ito na dinig ko pero hindi ko nalang anuhin ha. May isang grupo na gustong pumapel sa appointment. Pero laging nahaharang ni ESB. Bakit? Eh kasi nga ho, alam niya eh, mas siya ang pinakamalapit eh, sa Pangulo. So alam niya na itong mga ito, kailan lang pumasok. Maniwala ko kayo sa akin. Sige, tanungin ko sa inyo. Oh, yung mga pinapangalanan nila ngayon, na pwedeng pumalit kay ESB, kailan lang pumasok yan? Campaign.
tama mali, di ba? Eh bakit ito si Atty. Vic na kung saan even before campaign kasama na nung presidente? So, sa tingin ko, merong talagang mga tinatanggihan na hindi nabibigyan ng posisyon, kaya ino-operate nila si Vic, si ES Vic. Ino-operate nila, sinisiraan nila hanggang mawala yung confident ni PBBM sa kanya. Pero sa tingin ko hindi eh. Feeling ko kinakapi kasi alam naman ni PBBM kung sino talaga mga tunay na tapat sa kanya. Kaya lang eh ito kasing alam naman natin yung ACDC na vlogger. Yan ang trabaho niya ni. Eh. Oh, tapos may ACDC rin na media, oh. Oh, may bayarang media. May sports car na media. Oy! Hindi Marites yan. Nakita ko yan. Nakita ko mismo. O, tingin nyo. Hanap punta kayo saan, o. Mabubuking nyo. Punta kayo sa social media nung mga bumabanat kay ES. Makikita nyo, may sports car. Di ba? Sabi ko sa inyo, eh. Media personality, may sports car. Kung si Banat bay ka, pwede. Ah, dede, biro lang, ha. Kung YouTuber ka, pwede. Pa ako, maniniwala ako dyan kung YouTuber ka. O kaya networker, yan ang mga may sports car eh. Tsaka yung mga smuggler, yan, may sports car din yan. Hindi, yung mga ano kasi, kaya nga ako, pagka si Mike Abe, pagdating ng panahon, naka-sports car, hindi ako magtataka. Dami yan naloloko eh. Sa ano niya eh, sa YouTube niya eh, kumikita sa dun. Carla Weaver, thank you very much. Salamat po. Pangbili ng sports car. De, biro lang ha. Maraming salamat, Carla Weaver. Thank you very much. Oh. Kaya siguro hindi si Mike Abe. Di wala namang masama sa pagbablog. Kayo naman. Vlogger din ako. Kayo naman. Diba? Oh. Para sa mga nagtatanong ano yung ACDC, ako, kayo, dito kayo. Hindi. Attack, collect, defend, collect. Ibig sabihin nitong ACDC, ito yung mga media o social media na aatake. Tapos, pag itong malambot na government official, yung onion skin ng government official, pag inatake sila eh. Alam na mga ano yan, mga social media personality tsaka media. Biglang kakausap yan ngayon, aareglo. Hahanap ng niyan. Tapos, itong third person, kakausapin ngayon si ACDC, sasabihin niya, pare, tantanan mo naman na itong kaibigan natin. Naka po! Pag may mga kaibigan, tantanan mo na itong kaibigan natin. Ah, pwede naman, sa halagang ganito. No, di ba? Ganon. Totoo, yan ang trabaho nila. Sabi ko nga sa inyo eh, merong naningil kay Senator Bongo. 300! Hindi ko na lang sasabihin kung sino yun. Oh. Inatake siya ng inatake. Akala niya, eto, akala niya, kakagatin siya. Oh, di hanggang dulo, hindi siya kinagat. Ano, hanggang dulo, inatake. Lalong-lalo na nung paalis na. Oh. Alam ko yung personal kong alam yun. Hindi Marites yun, personal ko yun. Ano, monthly yan ha, hindi yan is one time. Yun ibig sabihin ng ACDC. Ang DC naman, defend, collect. Ano ibig sabihin nun? Mga abogado. Defender yung mga yan. Yung dinidefend nila. Yung isang politikong alam na, kuwari ka, politika, government official ka, na alam mong gagawa ka ng kalokohan, kukuha ka ngayon ng DC. Anong DC? Attorney. Mapoprotekta sa'yo. Para tapos mangongolekta na lang. Junior Abela. Oh, meron. Pakinggan natin yung sabi niya. Ano ka ba? Tumutulong ka ba sa mga nagagrabyado o kailangan mo talaga dumami ng followers? Basa ka. Basa. Brad, basahin mo na sa ibaba. Pagtama, ano? Palakpakan. Spellingin natin ha.
PAGTAMAPAAKPAKN. Pag tama, ano? Palakpakan. Pag mali, banatan. Ganyan dito sa atin. Wala akong pakialam sa subscriber. Oh. Kung gusto ko ng subscriber, nagpapadami ako, edi sana noon pa lang niloko ko na kayo, nag-Marcos na ako. Oh, di ba? Kaya nga ngayon yung mga vlogger na walang kwenta mag-discuss, ang dami nilang viewers, walang kwenta, as in walang kwenta. Isipin mo talano gold lang pinakalat, dumami na followers, oh. Isipin mo maigi. Ikaw, Brad, makinig ka ng maigi, ha? Ito lang ang pinakalat. Gold. Magkakaroon tayo ng gold. Mababayaran ng utang ng Pilipinas. Oh, dumami ang subscriber niya. Kung gusto kong dumami, edi sana ganun din. Hindi lang gold. Pati titanium. Aluminum. Magkakaroon tayo. Diba? Sana ganun na lang ginawa ko kung gusto kong dumami subscriber ko. At nakikita ko, Madam Irma Torno, salamat po ah. During the campaign, hindi yung tumataas ang subscriber ko, bumababa. Bakit? Alam ko namang marami talaga si Marcos eh. Eh bakit ko pinanindigan? Eh hindi ko malunok eh. Oh, anong gagawin ko? Panindigan ko kung ano yung gusto kong kandidato, di ba? Oh. Kung gusto ko ng subscriber na madami, gagaya na lang ako sa mga walang kwentang vlogger. Oh. Di ba? Kaya nga dito, sinasabi ko sa inyo, ha? Makinig ka na maigi, bata. Katulad niyan, si Attorney Vic, kalabang ko yan dati, binabanatan ko yan. Eh, wala namang ginagawang masama ngayon, pero dinadamay ng ilang mga vlogger. Ha? As in, tinatarget. Kasi alam niyo kung bakit? Basang-basa ko yung mga vlogger na yan eh. Dati ko mga kasama yung mga walang niyang yan eh. Basang-basa ko yan pag kami umu-operate dyan. O ito, pak. Banatan mo yan, durugin mo. Idamay mo sa lahat ng issue. O. Pansinin mo, lahat ng issue din na wala nang lalusutan. May kasalanan yung jowa mo, si Attorney Vic, may kasalanan nun. May kabit yung jowa mo, si Attorney Vic, may kasalanan nun. Ang lakas mga san ni Alex Gonzaga, si Attorney Vic, may kasalanan. Anong Alex Gonzaga naman, Banat Bay? Chismoso ka, talagang animal ka. Hindi kasi kanina nag-trending si ano eh, si Mateo. Yung asawa po nung singer, ha? Oh, 'di ba? Nag-trending 'o. Kasi nga 'to si Alex Gonzaga. Inaasar si ano Mateo. Eh si Mateo ho, 'di ba? Alam naman natin kung gaano kasincere na tao 'yon, 'di ba? Pagdating ng sa asawa, 'di ba talagang pinaglaban niya yung asawa niya sa nanay? Oh. Sincere yun si Mateo. Maniwala ko sa akin. Tapos nag-reserve, nag-training pa yan, 'di ba? Sa kasundaluhan. Ganyan kaseryoso yung mama na yan. Tapos merong isa doon sa ano na yun, doon sa anong tawag dito, sa programa na yun, medyo hinaharot siya. Hinaharot-harot siya nitong isang babae doon sa programa na yun. Tapos, inasar ngayon ito ni Alex Gonzaga. As in, oo, ganun na nangyari. Inasar ni Alex Gonzaga. Alam nyo, before matapos yung programa, kinonfront live on TV ni Mateo si Alex Gonzaga. Ang lupit. Ba't ba tayo napunta sa chismis? Napanood nyo yun? Punta kayong TikTok, oh. Punta kayong TikTok. Google nyo. Mateo. Ayan. Alam mo nung pinanood ko yun, humanga ako doon sa mama na yun. Humanga ako. Hindi lang siya sa takot sa asawa niya. Eh, siyempre yun ang unang isipin na yun. Matakot sa asawa. Hindi, pero alam mo, pinanindigan. Maayos yung pagsasabi niya na nasasaktan ako kasi nasasaktan ako para sa asawa ko. Wow! Sana all may asawa. Hindi, di ba? Sabi niya talaga. Sabi niya, nasasaktan kasi ako sa asawa ko. Pareho tayo may asawa. May asawa ka din. Bakit di ka nahihiya? Di ba?
Si Alex yung sa... Parang ganun eh. Parang ganun yung dating niya. Tapos ako din may asawa. Huwag na tayo mga saran tungkol sa ibang mga ano. Kasi alam mo, there's such thing as joke at saka bad joke. Iyon yung mga bagay na bad joke. Bakit to? Kasi sensitibo eh, di ba? Kung alam mo nangang sensitibo, hindi sumasakay, all throughout the program, hinaharot siya nung isa, umiilag siya. Dapat doon pa lang kung may discernment ka. Ha? Ulitin ko, importante yan sa performer. Ha? Lahat ng performer, dapat may discernment. Pag sinundot mo ng joke, medyo hindi kumagat, iba itsura, iba amoy, iba yung response, wag mo na sundutin paulit-ulit. Hindi na nga kumagat nung una eh, 'di ba? Eh ganun na nangyari. Sinusundot pa rin nila. Ay, napikon si Kuya. Anong kinaugnayan niya sa usapan na 'yan? Ay, wala naman. Chinichismis ko lang. Hindi. Kasi baka mamaya sabihin nung iba, kasalanan na naman ni Attorney Vic 'yun. Pati yung issue kay Alex Gonzaga, kasalanan ni Attorney Vic. Lahat na lang kasi kasalanan ni Attorney Vic eh. Alam mo kung bakit? Ito ah, maniwala ko kayo sa akin. Ah, maniwala ko kayo sa akin ha. Ginagawa nila kay Attorney Vic kasi mga walang yagbol siya mga vlogger na yan na isisihin si Marcos, si PBBM. Kasi alam nila, ganito yan eh. Yan mga vlogger na yan, mga ano yan eh, mga sakim, mga fame whore. Greedy fame whore vloggers na alam nila na ang kanilang hatak ay nasa loyalista. Okay? O nasa mga sabihin na nating talagang mga diehard supporter ni PBBM. Yun ang hatak nila. So for them not to attack PBBM dahil alam nilang pumapalpak yung ibang mga nangyayari, hahanap sila ngayon ng ibang aatakihin. At nadidiskitahan naman nila eh si ESB dahil siguro meron na ring ibang grupong gusto makialam sa appointment eh pinondohan na rin sila kasi nga kilala silang ACDC umaatake. Dito. Alam mo, abang-abang tayo ha, baka bukas. Ito, walang biro ito, baka may umataking media dyan. Tingnan mo. Yung mahiling mag-blind item. Sigurado ko, yung blind item na yan na mahilig umatake, baka bukas, idamay na si ESB ko. Oh. Abangan ninyo. Unless walang kasunduang maganap. Ayun. Pag walang kasunduan, di gagalaw yan. Maniwala kay sa akin. Kilala yan sa industry eh. Pag walang kasunduan, oh, di ba? Pag walang agreement, okay naman. Eh, kaya nga, alam nyo, abang-abang tayo. Tingnan natin, ha? O, ito, panoorin natin ito, ha? Kasi, bakit ko ba sinasabing walang kinalaman si SB? Imbento ko lang ho ba ito? Ito ho ba, pinagtatanggol ko lang siya para makakuha ko ng sentimento? Hindi! Eh, bay, gago pala kayo, eh. Malacanang na nga nagsabi. Walang kinalaman si Attorney Vic. Meron kinalaman. Malacanang na nga nagsabi, walang kinalaman yung tao. Ano sinasabi niyo si Attorney Vic? Oh, ito, papanoorin niyo ha. No, wait. Oh, ayan. Inanunsyo ng palasyo na nagbitiw na sa pwesto sa Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Siyang opisyal na pumirma sa illegal na utos kaugnay ng pag-aangkat ng 300,000 metric tons ng asukal. Sa isang biglaang Facebook Live video ngayong gabi, inanunsyo ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na nagsumiti ng sulat si Sebastian kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Sa sulat, humingi raw ng tawad si Sebastian sa Pangulo dahil sa pagpirma niya sa sugar importation order kahit walang express approval mula sa Pangulo. Si PBBM ang tumatayong hepe ng DA at chairman ng Sugar Regulatory Board habang chief of staff to the DA secretary naman si Sebastian. Nag-resign po o nagbigay po ng letter of resignation si Undersecretary Leocadio Sebastian. Sa kanyang liham, nakalagay po doon
na inaamin niya na nag-convince siya ng Sugar Regulatory Board, inaamin niya na pumirma siya at ang ilang mga kasamahan dun sa board ng resolution. At inaamin niya na walang pahintulot ito ng ating Pangulo. Hindi naman tinatanggal ni Secretary Cruz Angeles ang posibilidad na maharap si Sebastian sa kasong kriminal. Pero tatapusin daw muna ang investigasyon kaugnay ng ilegal na pag-convene ng Sugar Regulatory Board at ang paglalabas ng resolusyon tungkol sa sugar importation. Although he has resigned, if there is criminal liability here, hindi po hindi siya safe. Kumbaga, sa criminal cases. Bahagi ng imbisig. Maliwanag kasi mga tulad ng ating isang kapatid dito na viewer sabi, bakit nag-resign lang, hindi dumaan sa okasuhan? Ito na nga po, iniimbestigahan. Lahat naman po ng kaso kailangan imbestigahan. Iniimbestigahan paano nangyari yun. At sabi nga ni Trixie, sinasabi niya na hindi paligtas sa criminal liability si Sebastian, di ba ho? So ayan, malinaw, hindi pa ho ligtas. Inaantay pa lang po kung ano ba ang pananagutan. Kasi siyempre, tatanong pa yan. Kasi mabilis yung mga pangyayari, di ba? Isang araw lang yung lumabas sa website na tapos na confirm kahapon lang daw nag-resign kagabi. Tapos ito nag-live. So antay-antay lang ho tayo, hindi ho kagad dyan mabilisan. Kailangan, pag nagsampa naman sila ng kaso, may ebidensya, sapat yung ebidensya. Kasyon ay titignan kung may malis. Kung sinasadya nila ito, alam nilang mali, ginawa pa rin nila. Dinepensahan naman ng Press Secretary si Executive Secretary Vic Rodriguez. Nauna nang nilino ng palasyo na ang naging utos lamang ni Secretary Rodriguez sa DA at SRA ay ang paglatag ng sugar importation plan. Dinepensahan na ho ng Malacanang si Vic Rodriguez. Wala inutos si ES Vic na, oy, pirmahan mo na yan. Ang sinabi lang, maglatag lang ng plano. Kasi trabaho yan ng ES eh, nunwari. Kaya nga, alam nyo ibig sabihin ng executive secretary, siya ang coordinator. Bago ka, yung mga secretary, o kung sino mang official dyan, bago magpresenta ng kanilang gusto o humingi ng gusto sa Pangulo, dahil sa executive secretary yan, para hindi naman magulo. Kasi akala nyo ba, konti ang secretary, napakaraming secretary, napakadaming official. So bago sila lalapit muna sila sa IE, sasabihin nila, Sir, ganito gusto namin gawin, blah, 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 blah. Okay, ikaw bilang IS, huwag mo lang ikwento, isulat mo. Tanda nyo, di ba, tulad dati, yung mga nakikinig sa akin, sinabi ko na yan sa inyo, bakit to? Yan yung kabilin-bilinan sa amin nung dati naming abogado na si Attorney Trixie noon sa PCOO. Sabi niya, ang lahat dapat nakasulat. Hindi pa pwedeng nag-okay lang si Sec Martin, nag-okay lang yung isang USEC. Hindi, dapat lahat isulat. Magre-request ka lang ng papel, kailangan mo isulat yan. Magre-request ka lang ng mga gamit dito sa opisina, kailangan mo isulat yan. Hindi ba pwedeng humingi na lang? Susulat pa talaga sa papel. Kailangan po. Bakit to? Kasi nga, paulit-ulit na sinasabi, ganyan ang sistema. O, halimbawa, may plano kami noon. Hindi pa pwede namin shake. Kahit magkakaibigan kami ha. Kaibigan ko 'yun, nakakasama ko 'yun. Hindi pa pwedeng shake, may ganito kasi plano ko sa buhay. Gusto kong magkaroon ng asawa. 'Di ba? Ngayon ganito plano namin sa opisina, bla bla bla. Isusulat mo ngayon 'yan. Sasabihin siya yung secretary, sulat mo. Huy. Yan. So ganun din pag may mga secretary, sasabihin sa kanila nung ES, okay, 'yan ang plano nyo. Isulat nyo ngayon. Isulat nyo yung plan. Tapos, pag-aaralan ngayon. So, kukunin niya yung plan, papakita sa presidente, sasabihin ng presidente, sige nga, pag-aralan natin niya kung ano gagawin. Pero, doon pa nga lang, sinabi na kagad ni PBBM, ayoko mag-import. Dapat nakinig na. Namilit. Bakit? Di ba? So, alinaw ho dito na sinasabi ng Malacanang na walang kinalaman. Ibig sabihin, dumaan sa tamang protocol o proseso si ES.
wala siyang ginawa. Kaya hindi ko nga maintindihan kung itong mga animal na vlogger na ito, kung saan kumukuha ng idea. Mas magaling pa kayo sa Malacanang? Don't tell me, meron na naman bubuit kayo dyan, mga lintik kayo. May bubuit na naman kayo sa loob ng Malacanang. Anak, kayo na lang kaya maging executive secretary. Abay, mas magaling pa kayo eh. Alam mo, ganyan kasi mga galing-galingan na walang kwenta ang vlogger. Yung iba naman nagpapaniwala. Wag ko kayo maniniwala sa mga ganyan. Alam mo, sa dami ko nang nakausap na tao sa mundo na to. Mga opisyal, mga mayayaman. Alam mo, pinaka hindi ko nire-respetong tao. At alam ko, tinotalk shit ako nitong tao na to. Alam nyo kung sino? Yung tao mahilig mag-name drop. Alam nyo, hindi, kasi kaibigan ko si ano eh. Ganito kasi, hindi. Pabot, mga kundong. Pag ang isang tao mahilig mag-name drop, red flag na sa akin yun. Kalokohan to, kagaguhan to. Kasi alam mo, red flag, name dropping is a sign of insecurity na you cannot do things. Kailangan mo laging may i-name drop kang tao. Kasi kung kaya mo naman, you don't have to name drop any person. O kaya mong gawin ito, sige ako nang bahala dyan, akin na yan. Ayusin ko to. Hindi yun. Ako nang bahala. Kasi kala mo, kasi kaibigan ko si ano eh. Si ganito, kaibigan ko eh. Nag-uusap nga kami ni Sanjo eh. Katiks ko si Sanjo eh. Ano pangalan ng Sanjo ba, Sandro? O basta yun, anak. Katiks ko nga yun eh. Kung talagang malakas ka, you won't talk about it. Bakit? Mahihiya ka eh. Kung close ka nga, mahihiya ka eh. Maniwala ko kayo sa akin. Kaya yung mahiling magsabi, hindi, katiks ko nga si Lisa. Gunggong, katiks ko nga si Sara. O gumaganon-ganon pa, mahilig ganon. Tangin na maniwala kayo sa akin. Katarantaduhan yan. Maniwala kayo sa akin. Mahilig lang mag-name drop yung animal na yan. Wala pong kinalaman si ES dun sa pag-convene ng Sugar Regulatory Board at pag-issue ng resolution. Oh, walang kinalaman. Malinaw pa sa malinaw. Walang kinalaman. Ha? Walang kinalaman. Ulitin ko sa mga binging vlogger. Walang kinalaman. Sa mga... Kasi alam mo kung bakit? Meron ako nadinig. Abangan nyo na lang kung maritesto o hindi. Ha? Meron ako nadinig. May mga pinondohang social media vloggers at meron mga pinondohang media para isangkot si ESVIC sa issue nitong SRA. Lalabas yan starting tomorrow. Sabihin yung sinungaling ako pag wala lumabas bukas. Bukas, Sunday or Monday. Depende kung kailan nila itatiming yung balita. Idadamay nila si ESB. Maniwala ko kayo sa akin. Hindi ko nalang papangalanan yung mga animal na vlogger. Hindi lang isa, vloggers. Kaya nga with S. Ha? Vloggers. Hindi lang isang ikinumisyon nila na vlogger para atakihin si ESB. Para idawit sa issue nitong SRA. Maniwala kayo. Ha? Maniwala kayo. Pati isa pang mga media. May mga lalabas na news tomorrow na idinadawit na si ESB. Inunahan ko na kayo para malaman ninyo na talaga may mga kinumisyon. Inunahan ko na kayo. Antay kayo bukas, ha? Sigurado yan. Ay, maniwala kayo. Lalabas yan. Ito po yung illegal acts. Hindi po illegal yung magpagawa ng importation plan. Si Secretary Trixie parang gusto niya, ang tanga-tanga nyo eh. Ang illegal... Yung ganito, yung ginawa ni ESB, hindi illegal, ang tanga nyo. Parang gusto nyo na sabihin ganun, eh, no? And ulitin natin yung reaction ni, ano? Po yung illegal acts, hindi po illegal yung magpagawa ng importation plan. Wag ko kayong tatanga-tanga. Yun yung sinundan ko lang yung nasa isip niya. Nababasa ko yung nasa isip niya, pero ako na lang nagsabi. Diba? Ha? Oh, kaya nga abangan-bangan nyo yan. Alam nyo, naku po. Oh, ito. Ito yung balita before mag-resign, ha. Pero meron kasing part dito na kung saan nagsalita si, alam mo na, si Super Ate,
Super ate, pasok! Hindi pwedeng wala kang sasabihin. Alam mo si Super ate, alam mo dapat magbabawas-bawas siya ng kadidikit dito kay Daryl Yap. Kasi ito si Daryl Yap, ano yan eh? Eto ah, panoorin ninyo yung interview ni Daryl Yap sa, I think kay ano, wag din sa mga vlogger nila, walang kwenta magtanong eh. Si Daryl Yap, in-interview yan ni, I think it's ano eh, it's Boy Abunda. Tinanong siya, alam nyo yung bata, yung si Daryl Yap, kaya ganyan niya magdadakdak, kaya ganyan yan. Kasi ever since natutunan niya na maging controversial, panoorin nyo, natutunan niya na gusto niya laging ang hirit niya controversial pinag-uusapan. Kailangan nandoon sa mala, kay ilang beses na nga daw siyang winarningan ng mga professional na writer na don't cross the bridge, delikado yung gagawin mo. Pero siya, natutunan niya para mapansin. Eh, nandun siya sa ano na yun, sa linya na yun. Siya nagsabi niyan, hindi ako ha. Gusto ko nga mag-react sa ano na yun, sa interview na yun eh. So, ibig sabihin pala, ugali niya na ang ano, magpapansin. Naintindihan niya ibig sabihin? Ugali niya na ang magpapansin noon pa lang. It doesn't matter to him whether the movie is correct or the script is correct or that the history is right. Kasi sa kanya, kailangan niya controversial. Kailangan niya maging controversial lagi. So, bahala na siya. Kaya nga sabi ko, Senator Amy, huwag kayo masyadong dumikit dyan. Kasi, oh, naintindihan ko yung ano eh, yung, that, sa akin, that's art. Okay? And, am I saying mali? Oo, mali sa history. Pero, magaling siya in terms of catching the attention. Kasi remember, artist yan eh. A director, a scriptwriter is an artist. It's a work of art. Yung mga inaano nila, mga thinking nila, magaling sila dyan. Ang problema ko, itong ginawang Made in Malacanang, it's not an art. Only. It's supposed to be facts. Eh ang problema, pag puro art ka lang, gusto mo lang mapansin, you would really distort the truth para lang mapansin. Di ba? Yun ang problema ko doon. Naisip ko kaagad, sabi ko nga, kung laging kasama ni Senator Amy ito, baka mamaya, yan ang matutunan niya. Na it's all about art. Kaya mag-iingay ako, magpapasa ako ng controversial issue para maging controversial. Kasi inisip nila, katulad ni PRRD before. Si PRRD magaling gumamit niyan eh. Okay? Nung magkaroon ng controversial, magaling siya. Kaya nga niya from fifth, inabot niya ang number one eh. Dahil sa ganyang klaseng taktik. Di ba? Ang kinagandahan kay PRRD, eh, kung ano yung sinasabi niya, it's just a matter of bringing it out from the inside. Ano ibig sabihin nun? Ganun talaga kasi siya. So, yung sinasabi niya, inilalabas lang niya mula sa kaloob-looban niya, ganun talaga siya. Hindi niya dinadaya. So, yun yinakap ng tao. Ang problema ko sa kay Senator Amy, baka mamaya, dahil sa kadidikit mo dito kay Daryl Yap, madala mo yung ganyang klaseng ugali na basta lang mapansin kasi hindi napapansin. Eh kasi baka hindi napapanaitsapera sa gobyerno. Eh baka kaya siya nag-iingay. Although, may mga bagay naman siyang magagandang sinasabi rin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo it is good na merong ganyan, pero let's be careful. Bakit? Kasi baka mamaya, this is just a strategy to attract attention. Kasi based on the people na nakita kong nanood yung Made in Malacanang, it's all about Senator Amy. Made in Malacanang is not PBBM. It's not even the father, sabi ng mga nanood. It's about Senator Amy. In other words, Senator Amy wants to be in the limelight. Okay? So ngayon, tama man yung kanyang sinasabi, baka mamaya it's
her way to go to the top at maging highlight ng gobyerno for 6 years. Dahil sa ganyan niya, okay, umangat-angat siya. Dahil sa kakapuna, kakabanat, eh baka ang motive naman pala is for a higher position. Kaya dapat maging aware tayo doon. I'm not saying mali ang sinasabi niya. As a matter of fact, there are times na maganda ang sinasabi ni Senator Amy. But sabi ko nga sa inyo eh, if you are a malawak na tao, you would read beyond doon sa sinasabi. Oh, sinasabi nga nila na hindi lang yung words ang pakikinggan mo. The heart ang pakinggan.